Ang sabi nga ni Lacson dito po ay in violation of the Constitution. Labag sa saligang batas yung ginawa ng Kamara dun sa budget. E paano nga aprobahan ng Senado yan? Kaya yung sinasabi naman ni Tito Soto na sa kanya ay katanggap-tanggap yun, katanggap-tanggap sa kanya yung labag sa konstitusyon. Kaya wala na eh. Siran-sira na ang rule of law, mga kaibigan. Siran-sira na. Sipin nyo, hindi na nasusunod yung konstitusyon. Eh para saan yan? Ano yan? Kung sino mauupo sa Pilipinas, yun ang konstitusyon. Anong katarantaduhan yun? Hindi ba, sabi nga, we are a government of laws and not of men. Oh, para kay Soto, yung ginawa ng Kamara, ha? Eh ano ho, katanggap-tanggap na yun. Pwede. Kahit labag sa konstitusyon, yun ang sinasabi ni Lacson. That is unconstitutional. Oh, so to say that there's presumption of regularity, I think, is misplaced because if that is the output of the small committee and they will include these amendments in the USB drive that they will transmit to us on October 28, so October 28 pala ipadadala. Pero pinag-aaralan na ni Lacson yung kopya na nakuha niya sa Kamara. Oh, mga kaibigan. Sipin ninyo yan. Inaprobahan at saka dinoktor. Ha? Sinalamangka. Sabi pa ni Lacson, we cannot presume regularity. With all due respect to my Senate President. Oh, mga kaibigan. Kasi sabi ni Soto nga, he would presume regularity in the institutional amendments made by the House's small committee in the budget bill. Eh, di ba yun yung tinayo-tayo ni Cayetano? Yung mga small committee, si Cayetano gumawa nun eh. Tapos yun din ang ginawa nitong pumalit sa kanya. Mga kaibigan, ipinagpatuloy lang. Sabi ko nga sa inyo eh, dito ang corruption, bakit hindi nasusugpo? Paano yung mga pumapalit? Kung ano yung ginawa nung pinalitan nila? Ha? Hindi man pantayan, so sobrahan pa ang corruption. Ipinagpapatuloy yung corruption. Oh, sabi ni Lacson, if it is based on unconstitutional act, kung yan ay nakabase sa labag sa konstitusyon, then we cannot presume regularity. Eh tama naman yun. Mga kaibigan, oh, at ang Senado mag-uumpisa raw ang deliberation sa inaprobahang budget ng Kamara sa November. Ito isa sa mga nabuko. Yung isang congressman, si Senior Deputy Speaker na si Doy Liatchon ang pangalan nito. Ha? At ito, nagbabala si Senator Ping Lacson sa small group ng Kamara de Representantes y Judas. Ha? Buti pa nung panahon ng Panginoong Jesucristo, isa lamang ang Judas dun eh. Dito, ang daming Judas dito, mga kaibigan. Babala ni Lacson na patuloy pa din sa pagbabago ng 2021
sa kabila ng pagkakapasa na nito sa third and final reading. Ibig sabihin, pagka itutuloy ni Lacson ito, hindi maaprubahan yan. Hindi rin matatapos yung 2021 budget. Dahil pag yan, hindi natapos ng December, end of December, ang mangyayari po, eh, baliwala na yung budget na yan. Ang gagamitin mong budget, mabuti pa yun. Yung para sa taong ito. Kung ano yung naging budget ngayong 2020, yun din ang magiging halaga. Mas mabuti-buti na to kasi nadagdagan itong ano eh. Itong budget na ito, laki ng idinagdag dito. Nananakawin. Mga kaibigan, oh, isa sa mga walang humpay sa pagbabago sa budget ay ang bagong talagang Deputy Speaker nga na si Doyle Atchon. Mga kaibigan, nagpatawag daw itong si Atchon ng pagpupulong sa kanilang bahay sa Villa Salvador, parang Calapan City, sa Mindoro ito. Alas 3 noong Linggo, October 18. At pinangakuan niya lahat doon na magbibigay siya ng tig 200 million sa 14 na munisipyo. Isipin mo, bawat isa 200 million. 14 ito. Aba, edi 1.4 billion yan. Tama ba ako? O mahigit 2 billion yan? Ha? 10,200 million, ilan yun? Ha? 2 billion. Di ba? 2,000 million yun eh. Pag 10, di ba? O, edi 2 billion yun. Sa 14 na munisipyo, eh 14. Di 2.4 billion yun. Tama ba? Mga kaibigan, 2.4. Ewan ko kung tama ako ah. Hindi. 2.8. Oh, 2.8 billion. Ha? Sa 14 na munisipyo. Kasama ang Calapan City. At bawat mayor yun, ibig sabihin, 200 million kayo. Kala mo pera niya, no? Nanakawin lang pala yun. Mga kaibigan, eh sino terorista? Ba't dito ang hulihin ng milita? Dakpin niyo ito. Aba, ito pinakamalaking terorista ngayon. Yung mga nasa kamera. Sipin mo, gano'ng karami tinatakot nito sa ganyang kalaking pondo. At saka mamamatay na mga sanggol at mga bata na dahil walang makain. Mga kaibigan, kung ipamigay, akala mo pera niya eh. Oh, dadagdagan pa pala bukod dyan ng tig-apat na milyon bawat barangay sa Oriental Mindoro. Ha? Eh ang Oriental Mindoro po binubuo ng 426 na barangay. Magkano yun? 426 times 4 mo yun. Alam nyo kung magkano? 4.7 billion aabot. 4.7 billion pesos. Yun ang gustong ilagay pala ni Liatchon na buko ni Lacson. Ha? Insertion sa 2021 budget. Oh, kahit na naipasa na sa third reading, third and final reading nung Biyernes. Oh, sipin niyo. Tapos na yung budget eh. Approved na eh.
Tapos eh, babaguhin nila bago nila ipadala sa Senado. Tsaka nila babaguhin. Pag nabago na nila, padadala na nila sa Senado. Palilitawin nila na yun ang inaprobahan. E nabuko, ang sabi, institutional kwan. Ano yung tawag doon ng isang gago na incheck? Smuggler na incheck? Na nandyan sa, ano, sa kamera? Smuggler na incheck, isipin ninyo. Hayop na yan. Ang pangit pa ng mukha, yung uso, pag nakita ninyo, naku po. Ha? Eto ah. Pursigidong makapagpalagay daw, makapagsalaksak, dapat yun ang tawag dito, insertion, siliyasyon sa budget. Alam nyo kung bakit? May balak daw pala itong tumakbo na gobernador ng Oriental Mindoro. Sipin ninyo, governor pa lang ang tatakbuhan mo. Bilyon-bilyon piso na. E paano kung senador at presidente ang tatakbuhan mo? Kaya, pag mayor ka ng Maynila, ganun din. Di ba? E pero, lintik naman ang mga local official ngayon eh. Pupondohan niya ng mga negosyante. Ganito kalaki. Hindi naman lahat yung ginagastos nila eh. Tinatago na nila. Di ba? Dadaanin ka na lang sa tapik sa balikat. Tatapik-tapikin ka na lang sa balikat. Ha? Oh, kumusta? Bata. Ah, ayan po, mga kaibigan, pag eleksyon. Puro tapik sa balikat ang abuti ng tao rito. Yung pera, tatago nila. Kung magpapamigay si Liatson, ha, dun sa 14 na munisipalidad, 200 million, o 15 mayor, 3 billion pala yun. Oh. Pagkatapos, additional na 4 million bawat barangay, ilan yung barangay? Ang dami ng barangay. Ilan daan yun yung barangay? Mga kaibigan, 426 na barangay. Ha? Ang total nun sa 4 na million bawat isang barangay, 1.7 billion. E di ano ito? 4.7 billion lahat aabot. Yan ang ipamimigay daw ni Liatson kasi pinatawag niya eh. Doon sa bahay niya. Muwi siya ron. Oh, mga bata, tawagin lahat ng mayor. Oh. Tapos, mga barangay, tawagin lahat yan. Kayo, ay bibigyan ko kayong mga mayor tigto 200 million. Ako governor. Ha? Alam ko may binibigyan pa silang iba diyan eh. Meron akong alam eh namumuhunan waiting lord. Ano ba isang probinsya. Ito kandidato. Ang usapan diyan ganito. Yung gambling lord, may tao yun makikipag-usap sa gusto nilang kumbinsihin. Magkano bang kailangan nyo? Basta ang iboboto nyo, ha? Mula governor hanggang konsihal sa tikit ko, lahat kasama, ito 1 billion. Probinsya lang yan, ha? At hindi pa yan buong mamamayan. Meron silang ganyang lakad. Ito, direkta. Pinapangako ni Liatson doon sa meeting sa bahay niya. Bibigyan niya ng tig 200 million, 14 o 15 mayor yan, 3 billion. Pagkatapos,
bawat barangay captain, 4 na milyon. Kaya lahat-lahat aabot sa 4.7 billion pesos ang kanilang kailangang ipamigay at isalaksak na insertion ni Liachon sa national budget. Sipin ninyo, nanakawin sa budget para siya maging governor. Hayop kayo. Pinamadadali na ngayon itong budget na ito dahil kailangan nito raw ng taong bayan. Ayon kay Pangulong Digong nyo, di ba? Mukhang nagmamadali din ang mga tauhan ni Velasco na makapaglagay ng illegal insertion dito. Ito ang dapat ngayon na mabantayan ng mga senador at ni Pangulong Digong nyo. Ayon kay Senator Ping Lacson, ang anumang pagbabago pa sa budget matapos itong maipasa sa third and final reading ay labag sa konstitusyon. Sa Article 6, Section 26, Paragraph 2 ng 1987 Constitution, it is unequivocally clear, maliwanag, regardless of where the amendments will come from. Wala namang sinasabi ang konstitusyon na pag naghahabol ng errata, ayun, yun ang tinawag no, yun ang ginamit na paliwanag ng isang nagmamagaling ngayon na akala mo kung sino, smuggler naman. Ha? Smuggler sa custom. Kaya yung mga taga-custom, bata niya ngayon lahat eh. Ha? Tanong nyo kay Eric Yap kung totoo yan. Mga kaibigan, oh, dyan naghihimod ng tumbong lahat yan eh. Ha? Ngayon, eto ho, ang sabi, wala namang banggit ang konstitusyon na pag naghahabol ng errata. Halimbawa, na-aprobahan na. Kung ano man yung mga pagkakamali ron, hindi mo na pwedeng baguhin yun. Inaprobahan yun eh. Yun ang nasa saligang batas. Oh, pagkatapos, dahil tapos na sa inyo, kailangan, dalhin na ninyo yan sa Senado. Hindi eh. Tsaka sila nagdoktor. Ang tawag nila, errata. Errata, erratum, di ba? Pagkakamali, di ba? Oh. Hindi ito aplikable, sabi ni Lacson. Upon the last reading of a bill, no amendment thereto shall be allowed. Ha? And the vote thereon shall be taken immediately thereafter. Ha? And the yeas and nays entered in the journal. Kasi may journal yan eh. Lahat ng balitaktakan dyan, nakarecord sa journal. Di ba? Nire-record dyan sa journal. E ngayon, tinetape yan eh, di ba? Nakatape yan. Nakarecord dyan. Oh. Tapos papalitan mo. Mga kaibigan, edi labag sa ano yung batas yun. Konstitusyon pa yan. Oh. Edi dapat pala masibak lahat sa pwesto yan. Di ba? Dahil binabastardize nila yung konstitusyon natin. Binababoy nila. Mga kaibigan, tinatarantado. Ginagawan dekorasyon ng konstitusyon. Ang nasusunod sila sa gusto nilang mangyari. Lintik din po ito si Liachon, ano? Ang laking... Yung palang pagtakbo niya, isasandal niya yung pondo na gagamitin sa taong bayan. Kukunin ang pera sa taong bayan. Mga kaibigan, di parang pinaghati-hatian nila yung ninakaw, di ba? Nakaw yan eh.
Oh, di ba sabi ng Korte Suprema, any form ng pork barrel is illegal, unconstitutional, mga kaibigan. Pagkat wala silang mandate na magkaroon ng pondo, siguro kaya matagal bago nila maipadala sa Senado yung aprobadong budget, ha? Kailan pa? 28 pa raw, di ba? At hindi na sila tatanggap ng ano paman na pagbabago sa 2021 national budget. So, manindigan kayo dyan, di ba? Eh si Soto, pabor na eh. Siguro meron din siya. Baka nakahanda na yung isisingit ni Soto. Siyempre, pagka tinabla nila yung isiningit ng kamera, babantayan din yung isisingit nila. Paano yun? Magkakaroon ng bicameral yan eh. Di ba? Pareho nilang aaprobahan eh. Mga kaibigan, ano ba tawag doon? Unicameral ba yun? Mga kaibigan, pagkatapos ng proseso sa Senado, magsasanib sila na aprobahan nila yan. Oh. Ngayon, sabi pa rito ni Lacson, sa kanyang pagbusisi sa 2021 budget na inaprobahan ng Kamara, merong na-discovery na uniform 1 million allocation para sa 42 congressional district sa bansa. Ibig sabihin, yung susunod na eleksyon, ang gagamitin para ipanuhol pera rin ng taong bayan. Ha? Lintik po, ano? O ito, may allocation na 1,042 congressional district. 42 distrito. Sabi ni Lacson, yan eh, insertion yan na posibleng gawa ng ilang mga kongresista. May nakita pa kami na 1 million uniformly. Ibig sabihin, pantay-pantay, di ba? Partintulisan ito, mga kaibigan. Dahil baka maulit yung kay Cayetano. Pag hindi mo pinantay-pantay, meron iiyak dyan, di ba? Kasi ganun ang mga magnanakaw eh. Subukan mo, magnakaw sa bangko yan. Halimbawa, lima sila. Pag ang isa ron, binawasan mo, eh kakanta yun. Di ba? Mabubuko kayo ngayon lahat. O ngayon, kaya yun ang nangyari kay Cayetano, kaya siya nasibak, nabuko sila lahat. Di ba? O. Ito nga, nakita raw. Appropriated to several districts. I think around 42 districts all over the country. Siguro, maliliit na itong district na ito kasi 1 million lang eh. Gasino na lang ang 1 million. Sa probinsya, malaki yan. Di ba? Mahalaga yan. So, what does that mean? Ibig sabihin, ito yung insertions na nga but inserted already, not anymore under the General Appropriations Bill in Congress, but dun sa National Expenditure Program as submitted very late ng DPWH. Ayun na naman eh. DPWH na naman eh. Yan ang ano eh. Lagayan ng nakaw eh. Na pork barrel eh. Diyan lahat sinasaksak eh. The senator earlier exposed the 396 billion lump sum appropriations lodged
under the proposed 2021 budget of the Department of Public Works and Highway Robbery. Sabi niya, yung DPWH nagsumite ng breakdown sa Department of Budget and Management na ipinadala naman ng DBM sa Kongreso. Pero, sabi ni Lacson, the DBM submission of the breakdown came 12 days late from the required 30-day period since its original submission of the NEP already expired on August 26. Ang daming illegal, ano po, ha? Labag sa batas. The breakdown was just submitted by the DBM to Congress on September 7. Dapat yun, ginawa na lang sa House, dun sa kanilang House version. But it seems that as per information coming some congressmen themselves, there was a lot of haggling that went on between the DPWH and some congressmen, so much so that DPWH was not able to submit on time. Ayun. So, following that assumption na merong haggling, galing na nga talaga sa mga congressmen yung breakdown na sinubmit ng DPWH na nag-increase nga yung mga local projects, especially multi-purpose buildings na nagkakahalaga po ng 67 billion pesoses. Si Kaper si Lapid, umabanat. Lapid Fire! Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ambisyos nila.